Ayan, hello sa lahat dyan, sa mga nanonood dyan, magamigilang shoutout sa inyong lahat. Ayan, nandito na ang ating video part 3 mga idol. Ayan. So kung nasundan nyo ang pangalawa kong video, so ito po ang ating pangatlong video mga idol. Ang ating gawin nito is lagyan natin ang ating router na SME female connector para sa ating external na talian ng MIMO antenna mga idol. So tingnan natin ito, napaka-importante po ito. So dapat ito ang ating unang hakbang o unang gawin. Ayan, binuksan na natin yan mga idol. So ang ating mga gamitan yan, mga star scroll na maliit. Ayan, siyempre may soldering iron at soldering lead. Ayan, so mga idol, so habang nabubukas tayo dyan mga idol, siyempre pag kayo ay napadaan at natingnan ang ating video ngayon, so sana i-like nyo, subscribe at siyempre i-hit na lang ang ating notification bell. Ayan, para pang mga bago tayong upload, updated po tayong lahat ha. Ayan, binuksan na natin, dahan-dahan tayong magbukas sa ating router na PLDT home prepaid wifi. Ayan, nabuksan na natin mga idol. So ang gawin natin yan mga idol, so tingnan natin no. Ayan, tinanggal ko ang kanyang mismong, kung nakikita yung tinanggal ko antenna yon. Ayan, yung itinuro ko dyan, dyan natin ilalagay ang ating word ng SME female. So nagtry po ako sa ating may ano po dyan, may lagayan po dyan na diretso lang, so wala pong effective mga idol. So pasensya po tayo, hindi po pwede doon. Iwan ko sa iba kung anong ginawa nila, pero yung tinuro ko yan, yung naka-green, so siyempre dyan talaga ang tamang paglagay ng ating SME female para makasigurado tayo at ihinang natin dyan ha, ihinang natin. So kailangan natin putulin yung wire at saka dandahan natin balatan mga idol no. Ang pagbalat po niyan ay dandahan lang ha. Tingnan nyo, sinunog po yung gitna niyan mga idol, kasi pag ating puputulin, mapuputod lahat ng wire. So yan po ang aking ginawa, aking tips po yan. So sinunog ko lang ng ano, kasi napakaliit ng ang wire na sa gitna mga idol. Dalawa po yung wire na yan. So dandahan nyo lang balatan. Ayan. So kung napapansin nyo, ayan, sinindian ko yung wire na yan. So ayan, ayan po ang pagbalat ng wire, kasi napakaliit po yan mga idol no. Ayan, tingnan nyo lang ang aking video mga idol. So yung connector na talaga, hindi ko na pinutol ko na. Pinutol ko na mga idol. So yan, ginawa ko yung gitnang wire, dyan ko itatali sa maya, diba? Nakikita nyo yan, dyan sa gitna, ayan, yung tinuro ko, dyan ko nilagay. Tapos yung isang wire na kumbaga negative siguro yun, yung pagbalat ko dyan ko sa gilid no? Ayan, ayan mga idol. So ayan lang po, dyan lang ilagay ang dalawa, dyan lang din. So basta ihinang lang dyan mga idol. So hindi ko na ibabalik yung ano na yun, yung mismo antena niya, para diretso na makapokus na yung signal doon sa ating MIMO outdoor antenna, para doon na talaga siya sumasagap ng mga idol. So hindi ko na pag may balik natin yan, yan ang hinang tayo. So konting ano na lang, ingatan lang yung paghinang, kasi maliit lang yung wear. So hindi naman mahirap yan. Nahirapan ako dyan yung paghinang ng mga wire, kasi maliit, pero kayang-kaya naman sa mga technician. Ayan, inutol ko yung mga wire na yan para ikonikta direct sa ano, yung nakikita yung may guhit na tatlo doon sa lagayan ng antena niya. Yan lang talaga ang tama mga idol.
So first yung ginawa ko, hindi pinutol yung wire. Wala talagang iwan ko ba kung bakit sa akin yung sa iba ano gumagana sila, pero sa akin wala talagang epekto mga kayo doon. Yung nilagay ko doon, so paulit inulit kong binuksan para dyan ko nilagay sa mismong lagayan ng antena mga idol. Yan po ang siguro ang tama mga idol. Kaya nung inilipat ko na sa ano, yung sa sala namin, so wala naman doon ang signal. So, okay na po yan mga idol. Nakikita po niyo yan sa aking last na ano, yung malapit naman iyan ang ating video, nakikita no kung paano siya nag-signal no. Yung tinanggal natin yun, yung kanyang external antenna, makikita po nyo yun. Hintayin na natin kaunti kasi medyo mura nahirapan ako sa pag-ihilang mga idol. Ayan. So natapos na po natin natapos na po natin ang dalawang wire. So kailangan na po natin ibalik. Balik na po natin yung router. So matingnan nyo yung antenna sa gilid oh. Ayan, hindi ko na ibinalik yan no. So yun na lang po ang ating ginawa. Hindi ko na ibalik. Iwan ko sa iba kung babalik. Okay lang naman din siguro. Pero ayan, sa isip ko hindi ko binalik yung kanyang mismo antenna kasi para doon talaga siya makapokus kumuha ng signal doon sa ating outdoor no. So yan lang po ang naisip ko. So kaya yan lang ang ginawa ko mga idol. So kung kayo, kung sundin nyo yan, napaka-effective po yan. Napaka-effective po yung ginawa ko mga idol. Nakikita nyo naman na from pula to ano, full brush, diba mga idol. Yan na dadahan natin ibinalik yan. So nagbabalik tayo. Mabilis lang yan na buksan mga idol. Tatlo lang mga kanyang mga screw. Ayan. So hintayin natin. Ayan natin, tingnan natin yung ayan. Okay na po siya, nabalik na po natin. So tingnan natin yung ayan. Diba? Tinanggal ko no. So pagtanggal ko mga idol, ayan tingnan nyo. Ayan. Wala talaga, nawala talaga ang kanyang signal mga kayo. Muntik kong mahulog. So yan mga kayo. So nalagay ko na sa ano ko, sala ko mga kayo yung LDT room wire. Nung wala pa akong ano, outdoor na Mimo antenna. So doon ko nilagay sa kusina kasi makasagap naman siya kahit 1 bar. So ngayon mga kayo, hindi na po ako nahirapan sa aking signal mga kayo. Almost papalo po siya ng mga 9 Mbps o basta araw mga kaidol. Pero pag gabi mga kaidol, yung gabi mga kaidol halos pumalo po nun ng mga 20 to 30 Mbps po. So yan lang po. So ang pinaka po mahina po dun halos 3 to 5 Mbps. Pero kayang kaya naman yan sa ating ano. Ayan binalik ko mga kaidol. So ayan nakikita nyo no. So yan lang po mga idol. So na-share po po to. Maraming salamat po sa inyong pag-support ng channel ko. Shout out po pala kay Lorne from GMTV mga idol. Lorne from GMTV, kumusta na idol? So yan po ang ating kaibigan mga idol no? Lorne from GMTV, shout out sa iyo idol. Ayan, malakas na po ang ating internet dito Lorne from GMTV nang dahil sa ating binili na Mimo antenna. So ayan, mura lang po yung Mimo antenna mga kaidol. So, dyan lang kayo mag-order sa Lazada or Shopee. Ayan, dyan lang po ako nag-order din. So, bago kayo bumili ng Mimo outdoor antenna, siyempre naman, bili muna kayo ng SMAP wheel connector mga kaidol. No? Ayan, nag-speed test po tayo. Ayan po, tingnan nyo po. Halos na po yan pumalo ng 9 Mbps. So, oh my God!